Magandang buhay, mga kasimbahay! Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasagiwa. "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit." Tinatawag ang lahat sa pagiging totoo, walk the talk, ika nga, lalo na kung ang talk ay isang panalangin. Nanggaling sa lugar ang katotohanan, ang mga pinakataos at pinakamalalim na panalangin. Nagmumula ito sa kalooban kung saan naroon ang tunay sa sarili. Sa tunay na sarili, nagaganap ang pakikipagkaisa sa Diyos. Ito ang lugar ng katapatan at kadalisayan. Dito bumubukal ang lahat kaisipan, emosyon, pagkilos at desisyon na naaayon sa hangarin ng maylikha. Dito nakaugat ang katatagan at kabutihang pumupuno sa puso at umaapaw sa gawa. Kaya ang panalangin ay hindi lang paghingi, ito rin ang pagkakataon ng pagpapakatotoo sa harap ng Diyos. Nababanaagan dito ang liwanag para makita ng dumadalangin ang kanyang tunay na sarili. Sa liwanag ding ito, natutuklasan na magkarugtong ang katotohanan ng Diyos at ang katotohanan ng sarili. Napagtitibay ito sa pakikinig sa pinagmumulan ng buhay at kabanalan. Lahat ng panalangin totoo ay nagiging bunga ng pagkakaisang hangad ng Diyos at ng tao upang isabuhay ang katotohanan, katarungan at kapayapaan dito sa lupa para nang sa langit. Pagsasagawa. Kalooban ng Diyos ang dapat maging sentro ng lahat ng pagsisikap natin. Sa malalim na panalangin lamang ito makikita at mayayakap. Kumusta na ang inyong buhay, panalangin?